years who made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same. Espiritu Santo, banal na Diyos, makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, El Shaddai ang iyong pangalan. Sa hapong ito, ang papuri, marangal, pagsamba, pagluwalhati ay nararapat lamang na ibalik namin sa iyo. At ngayon nga, O Diyos, aming pagdulog ay umaamin kami hindi karapat-dapat. Maraming pagkakataon na kami nagkulang, nagkasala. Kaya naman aming samutiling na kami ay iyong kahabagan, patawarin, linisin sa lahat ng aming mga karumihan, ang aming puso't isipan, alisin ang anumang hadlang, nang sa gayon ay malaya ang iyong biyaya na kumilos sa aming buhay. Lalo't higit ang iyong mga salita ay malalim na tumimo sa bawat puso, maipunla, yumabong at mamunga. Pagpalain po ninyo aming samuthiling ang mabuting balita naming pagsasaluhan. Gayon nga ito'y sunda ng tanda, himala, kababalaghan, kagalingan, kalayaan, katugunan ng bawat dalangin, sa ngalan ng iyong bugtong na anak naming Panginoong Jesucristo. At minsan pa ang kininamin ng tagumpay ng iyong banal na gawain. Selyuhan mo nga, Panginoon, nang iyong kabanal-banalang dugo ang dakong ito nang sa ganon ay walang gumambala sa amin, yes, sa malaya naming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Tagumpay ang iyong gawain, kaya naman muli ang parangal, papuri at pagsambay sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Purihin Oh,
lakas at pag-asa, naririto sa tina, takahan lang tulungan ka. Aleluya, aleluya, lagi na siya ang kasama. At mga kapatid, sa pananampalataya, ang salita ng Diyos na ating pagninilayan ay mula po sa ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo sa 6 na kabanata, mga talatang 25-34. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 6 verses 25-34. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyong mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni ubahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya? Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya't huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapagkat sa bawat araw, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang buhay, nagbibigay buhay, makapangyarihang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli ho, palakpakan natin ang salita ng Diyos.
Tanungin mo ang iyong katabi, sabihin mo, may pananalig ka ba? Sigurado? Sigurado. Yes. Million times better. Balikan mo natin yung verse 31. Sabi mo rito, verse 30. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay tiit ng inyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o darampin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Kung tayo daw ay may pananalig sa Diyos, ay hindi daw tayo nahuhumaling. Malalim yung Tagalog. Nahuhumaling sa mga bagay na patungkol sa ating kakainin, iinumin o darampin. Kaya lang siguro sa inyo, may mga nag-iisip na ano kayang lulutuin ko mamaya. Nag-aalala. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mag-alala. God will provide. Amen. Purihin natin si Yahweh Shaddai. At maaari na po kayong magsuko, mga kapatid. At tayo ay sama-samang magnilay. Siguro nga ay maganda ho na ating pong gawin ng practice, although napag-usapan na natin ito na maging maaga ang gawain. Marahil lang tataka po kayo kung bakit maaga ang ating gawain, sapagkat mamaya ay kakausapin natin yung pari doon sa simbahan, at nawa ay tayo ay tanggapin na muli doon sa simbahan. Ano? At alam nyo ho, abang kanina nag-aawitan, ako'y nananalangin sa Panginoon at nagninilay din. Sapagkat nung tayo po ay nasa simbahan, bago pa ang pandemya, malaya tayong umawit. Malaya tayong kumilos. Subalit nung mga panahon na yon, bago pa dumating ang ating mga kapatid, wala naman tayong manunugtog. Iho ba? Naalala ho ninyo? At yun ang aking dalangin, ang magkaroon ng mga manunugtog, kaya answered prayer tayo. Amen. So, hindi lang ho isa, binigay, o package deal pa, o may mga choir pa kasama. Kaya sabi ni nanay kanina, anong sabi niyo nay? Dumarami ang mga? Gwapo. Mga magagandang lalaki. Pero ang sabi ko, ang tanong ko kay nanay, sino ang pinakamagandang lalaki? Ha? Kayo nagsabi niyan, hindi. Ha? Answered prayer tayo. Pero ngayon naman, tingnan niyo ho yung kabaligtaran, ano? Pero ngayon naman, meron tayong mga manunugtog, meron tayong choir, eh ho ba? Subalit, tigil naman tayo sa pagpupuri at pagsamba. Amen. So, talagang may mga pagsubok eh. May mga hadlang. Balik, huwag tayong manghihinawa. Huwag tayong mababalisa. Ang yan ang sabi sa atin ng mensahe ngayon. Huwag tayong mababalisa. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Ipagkakaloob niya. Pagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Darating din ang panahon na tayo po ay malaya na, kahit na tayo ay magsisigaw at umindak, malakas na palakpak, eh wala hong pipigil sa atin. Minsan yan nga ho rin ang ating nakakapagtaka, sapagkat sa ibang mga bagay, no, sa mundong ito, sa ibang bagay, malaya. Malayang nagagawa. Subalit pagdating sa mga simbahan o mga patungkol sa Diyos, ay para bagang pigil na pigil tayo. Subalit kailangan nating sumunod. May mga patakaran, mga kapatid. And also today, mga kapatid, ay Father's Day. Father's Day. Nag-iisa lang ang pala Father dito. Ano? Huwag kang mag-alala, Brad. Naalala ko yung merong madre. Narinig niyo na yung kwento, may madre. Doon sa isang outreach, sabi niya, Brad, pagpe-pray kita. Pinag-pray niya ako. Sabi niya, pagpalain ng iyong mga anak, ang iyong asawa. Hindi ko naman mapigil-pigil yung kanyang panalangin. Pag
Pagkatapos po ng kanyang panalangin, sabi ko, sister, salamat sa prayer. So, balit, pang future na yung panalangin ninyo. Wala pa akong anak. No? Pero darating din yan. No? Kaya nga, yun ang sinasabing, pangiti-ngiti lang yan, pero uwing-uwi na yan. I feel you. Ano? Okay, ito mga bago. Ilang araw pa lang kayo dito sa Japan. Buwan, no? Linggo. Kaya, abot pa kanyang dito siguro mga 20 years. Dito natatanda. Ha? Dito natatanda. So, Father's Day ngayon na narinig ko natin na tinutukoy ho ang ating Diyos sa ating pagbasa bilang ating Amang nasa langit. At alam daw ng ating Amang nasa langit ang ating mga pangangailangan. Subalit mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating series, yung patungkol ho sa prayer, panalangin pa rin. Iugnay po natin ito sa panalangin, mga kapatid. At ang katanungan po natin ngayon, ang focus ho ng ating topic ngayon, patungkol ho sa ating tema sa panalangin ay how does prayer work? Paano ba yung epekto? Pwede natin sabihin yung epekto. O paano ba ang nagiging epekto sa buhay ng bawat isa ng panalangin? How does prayer work, mga kapatid? Sapagkat may mga naririnig po ako na ang sasabihin, panalangin lang. May lang yung sinasabing panalangin. Anong ibig sabihin nun? May nang hihingi, merong humihingi ng tulong nang sasabihin, ang isasagot, pagpe-pray na lang kita. Hindi ho dapat lang. Hindi lang ang panalangin. Kasi parang inaalisan natin ng saysay o ng kwenta ang panalangin. O di kaya may magsasabing, ano namang magagawa ng panalangin? Ang kailangan ko ganito. Wala namang mangyayari dyan. Di ho ba? Marahil may mga nakarinig na sa atin. O may mga nanunuya ho sa atin. Pupunta pa kayo ng mga prayer meeting. Wala namang nangyayari. Anong magagawa niyan? Pasayaw-sayaw kayo. Pakanta-kanta. Makikinig kayo ng sermon. Magsisimba kayo, wala namang mangyayari dyan. Kahit na ano pang luhod ninyo sa simbahan, walang mangyayari. May mga ganun ho eh. May mga nanunuya, may mga nagsasabing, sinasayang nyo lang ang inyong oras. Subalit, ito po ang nais kong ipaunawa sa ating lahat sa hapong ito na malaki ang magagawa ng panalangin sa ating buhay. Yan ang dapat nating tandaan, mga kapatid. Malaki ang magagawa ng panalangin sa iyong buhay. At alam niyo ho, na-inspired ako na ito yung focus natin sa araw na ito sapagkat may nabasa po ako. Yeah? May nabasa ako na isang post nang sabi dito, prayer works. Prayer works. It first changes the heart of the one praying. God cares more about what's going on in your heart more than what's happening around you. Do you trust Him? So let prayers be louder than your worries and fear. So, mamaya, ito ho yung ating unang punto. Papaliwanag ko po yan. Malaki ho ang magagawa ng panalangin sa ating pong buhay. Minsan, parang nade-delay, parang antagal, parang walang nakikinig, subalit pakiramdam lang po natin iyon. Tignan ho natin yung sinasabi ng ikalawang sulat ni San Pedro, sa ikatlong kabanata, mga talatang 3-9. Pakinggan po natin itong mabuti. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng lalangin ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig.
Sabi sa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito. Mga minamahal, sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ano ang sinasabi sa ating narinig? Yun daw pong 1,000 taon ay 1 araw lang sa Panginoon. Yung 1,000 taon ay 1 araw lang. Anong ibig sabihin nun? Hindi po natin masusukat yun pong time. Kung papaano kumikilos ang Diyos sa panahon, maaari din natin sabihin sa kasaysayan, mga kapatid, sa pananampalataya. Sapagkat higit ang Diyos sa oras o panahon. And dapat lagi nating tatandaan. Kaya ho, sabi ho dito sa ating narinig, darating daw ho ang panahon. Sa wakas ng mga panahon na marami ang maglilibak sa atin o manunuya. Akala ko ba babalik ang Diyos ninyo? Akala ko ba nangako ang Diyos ninyo? Subalit pagpahanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Akala ko ba makapangyarihan yan si El Shaddai na pinaglilingkuran mo? Bakit ngayon wala pa rin nangyayari? Subalit anong sinasabi ho rito, ang Diyos raw ho ay tapat at hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Kung bakit niya minsan na hinahayaang tumagal ang mga bagay ay upang tayo ay makapagsisi at tayo po ay makapagnilay sa atin pong mga sarili. That's why sometimes God delays the answer to our prayers because God wants us to reflect. Nais ng Diyos magnilay muna tayo. Sigurado ka ba sa hinihingi mo? Tanungin mo ngayong katabi, sigurado ka ba sa hinihingi mo? Kasi marami pong nanalangin, may kausap ko ako kahapon na sabi niya ay Brad, ipag-pray mo naman kasi ganito tungkol ho sa isang kapatira na biuda, no? Balit ngayon ay mag-aasawa. Dalangin mo naman na huwag maging madaliin yung desisyon. Kasi yung pag-aasawa daw ay parang tago nito. Kanin. Kanin na pag napaso, hindi na pwedeng iluwa. Totoo kaya yun? Totoo. Hindi na mababawi. Kaya lang parang may kumukontra yata. Parang, ay Brad, ako matagal na akong nananalangin na makapag-asawa. Parang, hindi ba rin eh. May nagtataas ang kamay sa likod, oh. Di ba? Sometimes God delays the answer to our prayer sapagkat nais yung baguhin, pag-isipan muna nating mabuti yung atin pong hinihingi sapagkat marami pong mga humihingi na kapag naririyan na ay para bagang nagsisisi sila o nasasabi nila sa kanilang mga sarili, bakit pa ba ganito? Sana hindi na lang. Adi ho ba? Eh, may mga bagay ho na hindi na natin humababago kapag naririyan na. Kapag nagawa na natin, hindi na natin yan maibabalik. Kumbaga ho sa chess, touch move na yun, mga kapatid sa pananampalataya. Kaya dapat nating pag-isipang mabuti. Na, dapat ho nating pag-isipang mabuti. Kaya ho, ang unang bagay na magagawa ng panalangin sa atin, ulitin ko ho, malaki ang magagawa ng panalangin sa atin pong buhay. At una na riyan, ang magagawa po sa atin ay baguhin ang atin pong puso't isipan. The first thing that prayer can do in our lives is that it changes our heart and our mind. Pag tayo ay nananalangin, nababago yung ating puso't isipan. Kaya ngayon yung ating narinig kanina, ang una daw hong binabago ng Diyos, ang una daw hong ginagawa ng Diyos sa pananalangin
na tayo daw po ay mabago yung ating isipan sapagkat mas importante sa Diyos kung ano ang nasa loob natin kaysa sa kung ano ang nangyayari sa labas. Sabihin nyo nga ho, attitude. Mahalaga ho yung attitude natin. Yung attitude natin towards ano ho, mga pangyayari sa atin pong buhay. That when we pray, our mind becomes patterned to God. Nagiging katulad ng pattern ng isipan ng Diyos at ng puso ng Diyos kapag tayo po, mga kapatid, ay nananalangin. Tulad ho, halimbawa, nung sinasabi ho sa Matthew 6:27, yung kanina, who of you by worrying can add a single hour to his life? Kapag alam niyo, binabasa ko, pag kayo ho ay meron kayong problema, meron kayong pagsubok, meron kayong alalahanin, basahin ho ninyo ito, Matthew 6:27. Sino daw po ang makapagdadagdag ng oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Yari, alala ka. Naghahanap ka ng mga kasagutan, naghahanap ka ng tulong. Pero itong sinasabi ng salita ng Diyos, sa pagkabalisa ba natin, sa pag-aalala ba natin, minsan parang talaga tayong nararatel eh. Yung ba, pagka nandyan na, malapit na si Judith. Kilala ninyo si Judith? Kilala nyo si Judith. Parang di yata kilala lang iba si Judith. Ano? Si Judith to yung Judith. Judith. At least alam mo na, brother, no? Judith, no? Kapag darating na, lalo pa naman ho dito, alam mo, dito humahanga ho ako sa mga Hapon. O, kasi hindi sila magsasawang papadalhan ka ng letter. Di ka makabayad ng tawag ho nito, ng tax, health insurance. Ako ho, nakapag-sign up ako sa Nengking ba yun, yung pension? Hindi naman talaga ako eligible. Siguro ganito nakakapal yung sulat ng Nengking sa akin. Meron pa hong... may hahabol ba? Basta sa kalag. Okay. Tuloy po, sis. New case. Oo. So, ganito na ho kakapal yung sulat ng Nengking sa akin. Eh dahil hindi ko naman ho pinapansin, aba, pinuntahan pa ako sa bahay. Nang sabi niya, kailangan mo daw mag-apply, no? So, hanga ho talaga ako sa kanila dito. Minsan pagka ganun ho yung mga, mag-aalala ka rin siyempre, di ho ba? Pag titignan mo yung mailbox mo, yung mga letter, di ho ba? Tapos puro singilan. Pag titignan mo, yung kamakailan, yung dumating di ba? By June ho, dumarating yung health insurance, di ba? So, ayan na naman ho, mga kapatid. Minsan, sa pag-aalala ho ng mga ganyang bagay, talagang nararatel tayo eh, di ho ba? Parang kinakabahan ka rin eh. Alam na, pag yung kulay nang darating sa yung letter, yung kulay ano na, red na. Sabihin talaga nga, sagad na sa iyo. Nauubos na sa iyong pasensya nila, di ba? At anyway, mga kapatid, sa pananampalataya, ito nawa yung ating magiging paalala sa ating mga sarili. Verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? This is what I'm talking about, mga kapatid. Nababago yung isip natin. Nababago yung puso natin. Nai-encourage tayo. Na tayo dati, bago tayo manalangin, puno tayo ng takot ng pagkabalisa, ng pag-aalala. But once we pray and we surrender to God everything, nababago, nagiging payapa ka. Amen? Amen. Nababago yung isipan mo, napapanatag ka. That's why huwag nating sasabihin, prayer lang, anong magagawa ng panalangin, anong maitutulong sa akin ng panalangin. Napakalaki. Bakit? Sapagkat kahit na sinong tao, kahit na anong bagay, hindi makapagbibigay sa atin ng kapayapaan maliban ang Diyos lamang. Amen? Amen? Puruhin natin siya. And at the same time, when we talk about change of mind and heart, is this, Matthew 11:25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Anong sinasabi dito? Kaugnay ho ng panalangin, mga kapatid,
ay ang pagpapatawad. We cannot pray properly unless we have forgiven our enemy. Pakinggan mo ito mabuti, liting ko ah. Hindi tayo makakapanalangin o makadudulog sa Diyos ng lubos maliban na tayo po ay nakapagpatawad. Tanungin mo ang katabi mo, may kaaway ka ba? Kung wala kang kaaway, paano ka makakapagpatawad? Sa madaling sabi, maghanap ka ng kaaway. Mali ho yun, parang mali yata yun. Ano ko yung sarili mo yung kaaway mo? Dapat din nating patawarin ang ating sarili. So before we pray, this is the principle, mga kapatid eh. Ang sabi ng salita ng Diyos, pag tayo daw maghahandog, lalapit sa Diyos, at meron pa tayo naalala natin sa ating sarili, meron pa tayong kasamaan ng loob, itabi daw muna natin yung ating handog at puntahan natin yung ating pong kasamaan ng loob. Kausapin natin at kayo ay magpatawara. Amen? Yes. Kung ang ating sarili naman ho ang ating kaaway at hindi natin matanggap ang mga mali nating desisyon sa ating pong buhay, panalangin din natin yan sa Diyos. Subalit, dapat magkaugnay ang pananalangin at pagpapatawad. Anong sabi sa ating narinig? Mark 11:25. Para tayo ay patawarin ng Ama, dapat din tayong magpatawad. Kaya ano ang tinuro ng Panginoon? Nang sabi ng mga alagad, turuan niyo po kaming manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. So palagi mo yung magkaugnay. Nababago yung puso't isipan natin. Baka mamaya, kaya hindi ho tayo answered prayer sapagkat hindi pa tayo nakakapagpatawad. Hello? Yes! Pero pag-usaping pagpapatawad, ang hirap. Sa totoo lang. Love your enemy. Bilang Kristiyano, yan dapat nating gawin. Lalo ko ngayon, tapos na ang mga bagay na nangyari, mga politika. Ngayon ang panahon ng pagpapatawad. Ipadama natin sa ating kapwang pagmamahal at pagtanggap. Yun ang pinakamahalaga ho. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal kita. Mahal kita. Parang alanganin pa si Brad magsabi na mahal kita eh. Ah, ganun ho. So, it changes our heart and mind, mga kapatid. Yan ang unang nagagawa ng panalangin sa atin. Sa atin muna sa totoo lang. Kasi kahit na anong pang himalang mangyari sa ating paligid, kahit na anong pang makita natin, kung hindi pa nababago yung ating puso't isipan, yung ating attitude, walang halaga yun. Amen? Amen. Amen. So the second point, mga kapatid, ano ang nagagawa ng panalangin? How does prayer work? It strengthens us. It strengthens our faith and relationship to God. Dahil nababago na yung ating puso't isipan, anong nagagawa ng panalangin? Pinapatatag tayo. Romans chapter 8 verse 26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Nabanggit ko na ho sa inyo ito last time, kung maaalala ho ninyo. Pinatatatag tayo ng panalangin. Nagiging matatag ka dahil nabago na nga, napalitan na yung pagkabalisa, napalitan na yung iyong takot sa iyong puso. Ngayon, kaya mo nang kaharapin yung mga pagsubok. Kaya nga, isa rin ho yan, mga kapatid, sa pananalangin, tulad nga ng si propeta Elias, mga kapatid, si Prophet Elijah, nang siya po ay hinahunting ng mga kalaban niya, na mga bulaang propeta ni Reyna Jezebel, siya na lang humag-isa. Imagine mo, siya na lang ang naninindigan para kay Yahweh, para kay El Shaddai, para sa Diyos. Ang dami niyang kalaban, so hinahunting ho siya para siya ay patayin. Ngayon ho, siya ay umiskapo at nakarating siya sa isang kuweba.
Nang naroroon siya sa kuweba dahil ho talagang siya na lang ang nag-iisang propeta ni Yahweh sa Israel. Ang sabi niya, ang dalangin niya kay Yahweh, patayin mo na lang ako. Kunin mo na lang ang buhay ko. Pero anong ginawa ni Yahweh? Nagpadala ho ng uwak. May dalang pagkain, may dalang inumin. Imagine ho, uwak. Nakwento ko lang sa inyo yun, yung uwak isang beses. Umagang-umaga, naririnig ko dun sa sampaya. May kumakalabog. Pagtingin ko, uwak. Ang ginawa ng uwak, kinuha yung hanger. Ay, ko, ano kayang, nakwento ko na ho, ano, ilang beses na yata yun. Pero pinagtataka ko talaga hanggang ngayon, ano kayang gagawin ng uwak dun sa hanger, ano? Siguro may nangangailangan ng hanger. Sige, Andre, continue mo. Di pa naman. Yun na nga ho, kinuha ho nung uwak yung hanger ko. Eh, nagtataka ko, sabi ko, ano bang ang gagawin ng uwak sa hanger? At anyway, ganun ho yung si Propeta Elias. No? Si Propeta Elias, mga kapatid. Nagpadala ang Diyos sa pamamagitan ng uwak ng pagkain at inumin at sabi niya, kumain ka. At nang makakain ho si Elias, siya ay nakatulog. At nang siya ay matulog, siya ay nahimasmasan. So yung una niyang panalangin, talagang depressed na depressed siya, mga kapatid. Nang sabi niya, kunin mo na ang buhay ko. Balik after niyang kumain, after niyang matulog, nagpatuloy ulit siya. Kaya minsan pagka nade-depress ka, matulog ka, kulang ka lang sa tulog. Yes. dalawa lang yan, kulang ka sa tulog o kulang ka sa kain. Di ho ba, totoo naman eh, kapag ka, pagka tayo ho, di ho ba, yung alalang-alala ka, hindi ka makakain eh. Di ho ba? Kaya yes. Yung talagang yung anxious ka, nade-depress ka, hindi ka makakain kahit na anong sarap ng pagkain, parang wala kang panlasa. Di ho ba? Lalo na ngayon, mahirap pag wala kang panlasa. Grabing wala kang panlasa, ako talagang delikado yan. Kaya, wala kang pang-amoy, di ba? So yan ang mga problema ngayon. But anyway, mga kapatid, sa pananampalataya, strengthens us, pinatatatag tayo sa pamamagitan po ng panalangin. At gayon din, ang ugnayan natin sa Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya, relationship. Psalm 145 verse 18, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Malapit daw ho ang Diyos sa taong mga tumatawag sa Kanya. Ulitin ko ho ah, hindi sa atin malayo ang Diyos. That's why His name is Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Lalo't higit na malapit sa atin ang Diyos, kapag tayo po ay nananalangin o tumatawag sa Kanya. Kaya ho, huwag tayong mag-alinlangan. Minsan dumarating talaga yung pakiramdam na, Lord, parang ang layo-layo ko sa iyo, ang layo-layo ko sa akin. Diba? Minsan dumarating yung pakiramdam na, Lord, parang nakakatamlay ng mag-serve. Lord, parang wala nang meaning yung aking pag-serve, yung pagpunta-punta ko sa gawain, pagsimba, nauupo lang ako doon. Makikinig, parang walang meaning, iminay. Eh ho ba? Subalit mga kapatid, sa pananampalataya, huwag tayong patatalo sa ating pakiramdam. Huwag kang pagugupo sa iyong pakiramdam. Marami ang nagsasabi, Brad, tuwing magkakagawain, sumasakit tuhod ko, sumasakit ulo ko, lahat sumasakit. Pati bulsa ko sumasakit. Lahat na lang sumasakit. Maggawain na talagang tiyempo gawain. Lahat sumasakit. Subalit huwag natin pansinin. Di ho ba sa probinsya? Ako naman lumaki sa probinsya. Minsan ngayon kasi ho, lahat idodoktor mo na. May konti kang maramdaman. Idoktor mo na, di ba? No? Idoktor mo, punta ka, pa-check up ka. Pero sa probinsya, laway-laway lang yan. Di ba? Sasabihin lang yan, masakit yan mo. Ay naku, nabati ka lang yan, magpalaway ka. Totoo, di ba? Pero pinagtataka ko, pagkatapos mong lawayan, nawawala naman yung sakit ng tiyan mo. Ha? Nabusog lang, nausog. Nabusog o nausog? Di ho ba, mga kapatid? Minsan kasi, hindi ko sinasabing huwag kayong magpa-check up ko, ah. Hindi ko sinasabi yon. Eh, ako naman din nagpapadoktor. Ang punto ko, minsan, kapag tayo po ay masyado hong nagpapadala sa ating emosyon o ating damdamin.
Kaya tayo nahahadlangan kaagad. At dahil alam ni Satanas at ng kaaway na kapag konting kirot, konting aray, umaayaw na agad tayo, umaalis na agad tayo, yun at yun ang gagawin ni Satanas, gagamitin niyang pamamaraan upang tayo po ay manghina at wag nang magpatuloy. Kapag tayo po may mga biglang pumapasok sa ating isipan, may mga problema, i-rebuke mo yan. Kasi pagtatakhan mo bakit sa gawain mismo, bakit mismo oras ng gawain, panahon ng gawain, biglang may hadlang. Sabihin mo, Satanas, sa ngalan ni Jesus, lumayas ka dito, huwag mo kong hadlangan. Amen? Amen. Nga, buti pa daw yung isang pre, pati asawa niyang hapon. Kapag siya, nagagalit siya sa asawa niya. Di ba mga hapon, pag sinasabing, dinidescribe yung tao na galit, nagsabi niya, may ganun daw. May ganun, may sungay, ano yung sinasabi nila. Ayun, sinasabi ho ng asawa niyang hapon, sa pagalan ni Jesus, lumayas ka. Mas mabuti pa ho yun, ano? Yung hapon, mas marunong pa, ano? O yan. Mamaya na ho yan, sigurong bulungan na yan. Mamaya na ho siguro yan, ano? Yung bulungan yan, kasi maraming naluluging inchik dyan. So, it strengthens our relationship, mga kapatid, when we pray, mas lalong tumatatag ang ating relasyon sa Diyos. Mas lalong mong ramdam. Tayo ho, alam nyo, nawaho nakaka-join kayo yung ating gabi-gabing rosary, Monday to Friday. Kayo nawaho nakaka-join po kayo doon through Facebook. So mamaya na po yan. Mamaya na po Sister Joy. So, alam nyo ho, pag ako'y nananalangin, dati ho yung prayer, nagpapasalamat ako sa nanay ko. Bata pa lamang ho ako, tinuturuan ako ng mag-rosary. Pero bata ka pa, walang pagkahulugan sa iyo yun eh. Minsan tatakas pa ako. Minsan mamadali ko pa yun, Mary Paul Grace, binamamadali mo para matapos na kaagad, agad, di ba? Nagagalit yun. Parang karera yung panalangin eh. No? Lalo na yung may mga nananalangin sa probinsya, aba, Ginoong Maria, o isarado mo yung pinto. Pupunong ka ng kasa, o yung tinaing. Ang Panginoong Diyos sumasayo, o ang ingay ng ano. Di ba? Hindi na matapos-tapos yung panalangin. Lahat na lang tapapansin, di ba? Pero later on, pag pinapractice ho natin ang pinapractice, at talagang nauunawaan natin ho yung kahulugan. No? Kasi sa lahat naman ng ating ginagawa, kung hindi natin nauunawaan yung kahulugan, walang halaga. Ulitin ko ho ah. Yung ating pagtaas ng kamay, pag-indak-indak dito, pakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi naman din natin alam ang kahulugan ng ating ginagawa, wala rin halaga ang lahat ng iyon. Dapat nauunawaan natin, ganun din sa pananalangin. Ba't ko yan nababanggit? Sapagkat sa akin pananalangin, alam ko, ramdam ko yung motherly love ni Mama Mary pag ako'y nananalangin. So, ganun din ho tayo. When we pray to the Father, when we pray to El Shaddai, we call Him Father, Ama, Abba, no, sa Hebrew. Do we really treat Him as our Father? Do we really recognize Him as our Father? Talaga bang kinikilala natin siya bilang ate? O ramdam ba natin yung kanyang pagiging ama? Kaya lang pagtatanungin tayo, kasi yung tatay ko Brad, dati, palagi akong pinapalo. Kaya mahirap isipin yung pagiging ama. But anyway, mga kapatid, sa pananampalataya, ito ang sinasabi, dinidescribe sa atin ng ating ama ay ama na hindi nagpapabaya. Si El Shaddai ay ama na hindi nagpapabaya. Ama na nagmamahal, ama na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, upang tayong lahat ay maligtas. Amen. Purihin natin si Yahweh. Sa pananalangin, tumatatag ang ating relasyon. Pangatlo ho, sa pamamagitan ng panalangin ay may kagalingan. Prayer heals us. Physical and spiritual healing. James chapter 5 verses 13 to 16. Is any of you in trouble? Sino daw sa atin may trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing song of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective.
may kagalingan sa panalangin. Amen. Ang ganda ng tema kanina ng mga kanta, walang imposible sa Diyos. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Anong sinasabi ng mga doktor kapag hopeless na yung ating case? Manalangin. Diba? Iasa na lang. Sa mga Kristyanong doktor, syempre hindi natin yan maririnig dito sa mga Hapon. Ha? Sapagkat wala naman silang pananampalataya. Bali sa mga Kristyanong doktor, talagang iasa na lang natin sa Panginoon. Pagkat talagang may hangganan ang mga bagay sa mundong ito, ang mga kakayanan o karunungan ng tao. Subalit walang imposible sa Diyos. Kung bakit nakapangalat ho sa buong mundo ang gawain ito ay dahil sa maraming nakaranas ng himalang kagalingan. Amen. Himalang kagalingan sa pamamagitan ng nagkakaisang panalangin. Amen. Amen? Amen. At hindi lang po yun, hindi lang physical healing, but also spiritual healing. Kaya ang sabi dito, kaugnay niya na ang kagalingan daw ho ay dapat kaugnay sa paghingi ng kapatawaran. Forgiveness pa rin. Spiritual healing. Emotional healing. So kapag tayo po ay naghahangad na pagalingin physical, dapat nandoon din yung ating dalangin na tayo ay pagalingin spiritually and emotionally. Amen? Amen. Emotional and spiritual healing, mga kapatid. Sapagkat ho, alam nyo, yung mga tao na talagang minsan, ayon sa kalooban ng Diyos, hanggang doon na lang yung kanilang buhay, pero may mga tao ho na hindi pa nila tanggap yung kanilang sitwasyon. Diba? Parang hirap na hirap sila tanggapin yung kanilang sitwasyon. Subalit may mga tao naman na dahil sa kanilang pananampalataya, tanggap nila, kaya at peace sila doon sa sitwasyon nila. Bahala na ang Diyos, isinuko ko ng lahat sa Panginoon. Kung anong kalooban niya, mangyayari. Amen? Amen. Bihin mo nga sa iyo katabi ko, anong kalooban ng Diyos? Mangyayari. At kalooban din ng Diyos ang makita natin ang kanyang kapangyarihan. Amen. Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala. That is the fourth point, mga kapatid. Prayer brings miracle. Himala. Pag sinabi nating himala, mga kapatid, ano ba yung sabihin ng himala? Miracle. Oh, in English na yun. anong ibig sabihin ng faith? Pananampalataya, Brad. Tagalog lang din. Ano? So, anong ibig sabihin nun ng miracle? Ibig sabihin ho nun, himala. talaga naniwala talaga si... Hindi ho, ayun. Miracle means something that is unexplainable. Hindi may paliwanag. Amen. Di ba? Pag himala, sabihin, ba, himala, buhay ka pa! Di ba? Sabihin mo, himala, nagbayad ka! Oo, di ba? Hindi, explainable ho yun. No? Pero ang totoong ibig sabihin ng himala ay yung mga bagay na hindi may papaliwanag ng science, hindi may paliwanag ng reason ng tao. Bakit nangyari yun? Akala ko itong tao na ito, wala na talagang pag-asa, pero tingnan mo, lakas-lakas niya na ngayon. Diba? So, mga bagay na hindi may explain. Na minsan, kahit na inong isip ng tao, ay hindi kasi ganito, kasi lahat naman tayo, minsan may katwiran eh. May hindi, kasi ganito yan eh. Ganyan yan. Pero kapag ang Diyos kumilos, talagang higit pa sa kayang ipaliwanag ng tao. Amen. Yan lagi nating tatandaan. Yan ang sinasabing walang imposible sa Diyos. Purihin natin si Yahweh. James chapter 5 verse 17. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed and the heavens gave rain and the earth produced its crops. So pinapaliwanag ho ng sulat ni Santiago, James, yung ginawa ni Elias doon pang mga panahon. Nasabi ko nga sa inyo, siya na lang yung natitirang propeta ni Yahweh.
Lahat kalaban niya, hindi lang kamag-anak niya, hindi lang kung sino, buong bayan, yung hari at yung asawa ng hari, kalaban ni Elias. Anong ginawa ni Elias, mga kapatid? Siya ay nanalangin na huwag umulan, at hindi nga umulan ng 3 taon at kalahati. Tanong sabi yun sa kasunod, at nung mga tao ay nagmakaawa na, siya ay nanalangin na umulan, at gayon nga umulan. Mga bagay na hindi maipaliwanag. Nangyari noon at nangyayari pa rin ngayon. Maraming tatayo sa atin at magsasabing himala ang nangyari. Kahit na ho, kakarampot o kahit na minsan mga simpleng bagay lang. Ano ba? Kung tutusin, depende nga yan, babalik tayo ho sa number one. Depende yan sa pananaw natin sa buhay. Kapag tayo yung tipo ng tao na talagang nakikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay yung pagkilos ng Diyos, everything that happens to us is a miracle. Kapag yung attitude natin katulad ng Diyos, kahit mga simpleng bagay, diba? Himala yung asawa ko, Brad, nagluto pag-uwi ko, diba? Himala na yun. Himala, Brad, yung anak ko dati kung saan-saan lang hinahagis yung damit pag-uwi, o ngayon, o nakalaban na, himala yun. Diba? Kahit ang mga simpleng bagay. Himala, Brad. Hindi sa akin tumawag sa Pilipinas, hindi ngayon nang hihingi. Himala. Siguro sabi ng iba, yan ang hinihintay kong himala, Brad. So, depende lang ho yan sa pananaw natin. Kapag tayo ay puno ng pananampalataya at pagpapasalamat sa Diyos, kahit na simpleng bagay para sa atin ay himala ng Diyos. Amen. Purihin natin si Yahweh. Tapos na po. Tayo magsitayo sa presensya ng Diyos. Sa mga sandaling ito, hayaan po natin na mga salita ng Diyos nating pinagnilayan ay malalim na tumimo sa ating mga puso. Ipikit po natin ang ating mga mata, ilapat natin ang ating mga palad sa ating mga puso. Panginoon, tunay nga na Ikaw lang ang aming pag-asa, Ikaw lang ang aming sandigan, Ikaw ang aming kalakasan. Kahit ang mga payak o simpleng bagay ay sa aming tunay ngang himala sapagkat kumikilos ka sa aming buhay, alam namin hindi mo kami pinababayaan. At lalo't higit, hindi ka nagkukulang sa amin. Every day you pour out your grace upon us abundantly. And truly that you are God is more than enough. You are the God that is more than enough. Kahit na kailan, Panginoon, ay hindi ka nagkulang. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, aking ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit na iso'y basta ikaw ay kasama ko na, kahit kailan iyaya mo sa aking lahat ang pag-ibig mo pag-asa ko naging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ang uli na malamba basta't ikaw.
dating. Hindi ko mapigilan ang ika'y pasalamatan. Tuloy mo ng hirapan sa buhay ko. Kailan di ka ng kulang, biyaya mo'y sapat kailan pa man. At Yamang, naranasan namin ang mga katagang ito na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa aming buhay. At alam namin patuloy namin mararanasan. Patuloy mong patutunayan sa bawat isa sa mga lingkod mo sa gawain ito na ikaw ang El Shaddai. Diyos na sa amin ay nagmamahal. Diyos na nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Diyos na nagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman. Diyos na nag-aayos ng anumang sigalot sa aming buhay. Diyos na nagbibigay ng solusyon sa anumang suliranin. Ikaw nga ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At Yamang, alam naming patuloy naming mararanasan ang iyong kabutihan. Kami ngayon nagpapasalamat. Hindi namin mapigilan na magpasalamat sa iyo. At nararapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan. Salamat o Diyos. Alam ko po may mga ilan sa amin dito dumaraan sa mga pagsubok. Pagbibigat ng problema, karamdaman. Subalit, hindi po ito hadlang upang kami magpasalamat sa iyo. Hindi ito hadlang, Panginoon, upang kami tumigil at umayaw. Yes, Lord. Hindi ito hadlang sa aming paglilingkod. Hindi, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti mo, dahil
buhay ko, Ama. Sabihin po natin, salamat Panginoon. Salamat Jesus. Salamat Jesus. Salamat El Shaddai. Alam ko po, tinugon mo, ang aking mga dalangin. Amen. Tataas mo ang iyong daladalahan ng iyong prayer request. Hallelujah. At sabay-sabay po tayong manalangin, sabihin po natin, dakilang Diyos, dakilang Diyos, El Shaddai, El Shaddai, Diyos, Diyos na nag-iisa, na nag-iisa mula noon, mula noon, ngayon, ngayon, magpakailanman, magpakailanman, tapat ka sa iyong mga salita, tapat ka sa iyong mga pangako, tapat ka sa iyong mga pangako, tunay nga, na hindi ka nagkukulang, higit ka sa sapat. Kaya naman, sa pagtaas ng aming mga dalangin, ang inin namin ngayon, tinugon mo na kami. Bawat karamdaman, iyong pinagaling, sa ngalan ni Jesus. Ang bawat suliranin, binigyan mong solusyon. Ang bawat pangangailangan ay binigyan mong kasapatan. Kaya naman, salamat o Diyos. Salamat sa iyo. Patuloy kaming maglilingkod. Patuloy ka namin itataas. El Shaddai. Ibaba po ang dalahan. Salamat natin ang atin. Muli ang lahat ng parangal, patuloy sa Ama, at sa Kanya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let us give thanks with a grateful heart.